Hi guys, nagkaroon tayo ng time para ayusin yung chemical tank ngayon. So, dito natin siya ilalagay. Kailangan kong ayusin lahat ito. Tapos, ang plano natin, tatanggilin ko to. Dati yan, 6 to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadali natin dito. Gagawin natin siyang hermit crab enclosure. So, mag-research muna tayo sa internet kung ano yung dapat na nakalagay sa kanya. Pero as of now, setup ko muna siya dito. Papasok ko lang yan dyan para sa drain. Tapos yung dulo, etong dulo niya, dadalin ko naman dun sa drain. Nag-ilang yun dyan. So, ang gagawin lang natin, guys, i-drain ko lang yun, tapos, yun na. Ito kasi yung nabasag na ako yung before. Ito, kung gusto nyo makita yung video niyan, lagay ko rin sa link kung paano ko siya tinakpan, nagamit ko ulit. So, i-drain muna natin to. So, ayun guys, natanggal ko na yung una. Ito yun, yung may butas. Yung sinasabi ko sa inyo. Yun yun eh, yung nag-leak. So, ito try ko siyang ilagay dito. Yan, tapos dyan natin ilalagay yung hermit crab dito natin ilalagay dyan. So, kailangan ko munang tanggalin lahat ito. Ayun, so ayun guys, hindi ko naman kasi talaga ginagamit yung mga nakalagay dito na maliliit na tanks para sana sa beta, kaya lang hindi naman ako nakapag-alaga ng beta. So, dahil nga nahuli natin kahapon yung hermit crab, eto na lang ilalagay ko. So ayun guys, inaabot na tayo ng gabi. Hindi ko pa natapos. Tumama ako dito sa kanto na to. Medyo masakit. So bukas na lang. Mag-anesthesia muna ako ng alak. At tinamaan. So ito, habang ginagamot ko ng alcohol yung tama ko, mag-research muna tayo. Bukas na lang ng umaga. Ando pa naman yung hermit crab mo. Okay pa naman siya. Okay pa siya dyan, nandyan pa siya. So, yung mga isda naman na nakalagay dyan, nandyan lang sa tub. So, andyan lang din sila. So, kailangan sila siyang alkoholan at saka parang anesthesia na rin. Bukas na lang. Kita tayo bukas, guys. So, ayun guys. Good morning. Andito na ulit. Tapos na ako mag-anesthesia ng aking injury dito. So, pwede natin ito ituloy bago mag-start yung office. So, nalagyan ko ng tubig, tapos papakita ko sa inyo yung mga na-research ko, tapos buhay na natin yung terrarium nung mismong hermit crab. So, ayan siya. Medyo binaba ako ng konti itong part na to kasi mahirap pakainin kapag masyadong madikit, maliit yung space niya dito. So, binaba ko siya, kaya ayan, may space na lang konti. Para madali siyang masungkit, ganyan. Ngayon naman, setupan na natin to habang nilalagyan ko ng tubig to. Yun, sa mga hindi pa nakakapanood kung paano ako magbalik ng tubig dyan, ngayon yung ginagamit ko. Automatic yan, nagsistop pag puno na yung tubig. Tapos, ginagamit ko palagi pond water. May nakakabit na pump dyan. Tapos, ayan yung switch. Ayan dyan yung switch. Yun. Tapos, para pantay-pantay din yung level. Bumili na ako ng marami nito. Hindi ko palang naikakabit. So, ayun guys. Habang pinupuno natin tong
mga aquarium dito. Designan na muna natin yung hermit crab tank. Ayun, habang pinupuno pa natin to, gagawin na natin itong setup. So ito na yung bato. Minsan nakita natin sa internet, meron siyang parang, ito parang swimming pool niya. Tapos ito naman, dito yung pagkain. Ito na yung gravel, oh. Ayun na yung gravel. Nalagay natin lahat dito. Okay na siya, terrarium ata ang tawag sa kanya, o crab aquarium, kung ano man. So, ayan siya. So, pakita natin yung b-roll habang wala yung crab. So ngayon, kuhanin na natin yung crab para ilagay na natin siya doon. Okay na, ayan o. So, medyo naglalaro na siya. So, ayan, medyo naglalaro na siya doon sa ano niya. Ayan yung parang swimming pool niya. Dito yung lalagyanan ng pagkain. Tapos, magti-3D print pa tayo ng shell niya kasi wala akong makitang shell na malaki. Malaki na siya kasi. Susukatin ko siya. Next video, pakita ko sa inyo kung paano yung pagpiprint ng shell sa ano mga gamit na dyan. Ayan o. Oh, ang laki. Nakakatakot niya. Baka mga gut eh. So, ayan. 15 gallons yan. Tapos ito malapit nang matapos magpuno. So, kailangan linisin ko na yung sponge filters na yan para maibalik ko na dito. Nilinis ko na rin yung air pump para kasi nagpatay na rin naman ako eh. So, ito yung air pump na gamit ko. Taka, pakita ko sa inyo. Ito yung air pump na gamit ko. Yan. Para dyan sa 1, 2, 3, 4, 5 aquariums. Tara! Linisin ko muna yung sponge filters. So, ang panglinis ko dito, pond water pa rin. Tapos, ano lang, pagpag lang. Siguro once a month ko ito ginagawa. So, ayun guys. Nalinis ko na yung mga sponge filters. Ilalagay naman natin ngayon sila dito. Sa mga aquarium na to. Sakto, ayun, papuno na yung huling aquarium. So, lalagyan na muna natin sila. Setup ko muna. So, tara.